dream ko na magkaroon ng coffee shop. Talagang gusto kong maging realistic siya kasi natutuwa akong makita yung bawat detail doon sa coffee shop na nagagawa ko. Parang napupulfill ko na rin yung dream ko na magkaroon ng coffee shop. Nag-start yun actually mid ng pandemic when my daughter asked me to do a dollhouse for her. Nung ginagawa ko na siya, pinopost ko sa FB page ko. Nagustuhan ng mga friends ko. Nag-suggest sila na gawin ko nga daw siyang business. Ginagawa ko muna yung design, yung floor plan, ano yung magiging interior niya. After nun, pag nagawa ko na yung design, isipin ko na ano yung materials na bagay doon sa particular project. After nun, yun, ikakat ko yung mga kailangan ikat, imumold, yung mga kailangan imold. Ang pinaka-favorite ko is yung coffee shop na. Ang inspiration ko doon kasi dream ko na magkaroon ng coffee shop. Talagang gusto kong maging realistic siya kasi natutuwa akong makita yung bawat detail doon sa coffee shop na nagagawa ko. Parang napupulfill ko na rin yung dream ko na magkaroon ng coffee shop. Kumbaga na visualize ko kung ano yung magiging itsura ng coffee shop ko through that miniature. In doing miniatures kasi, you need to have a lot of patience. It takes a lot of effort and time. Doon naman, natitest yung patience mo. And lumalabas yung mga creative juices na tinatago mo. Dun sa financial, nakatulong siya sa akin, sa pamilya namin. Aside from nalilibang ka dun sa paggawa, madaming oras yung nakakain habang gumagawa ka. Nakakalimutan mo yung mga negative thoughts mo, nai-ease yung feeling ko ng anxieties, nakakalimutan ko na ma-manage ko dahil nauubos nga yung oras ko sa paggawa ng mga miniature art na da-divert yung attention mo sa isang bagay na mas kapakinabang. I hope that each of my creation will tell a story to get people be interested in miniature arts. Yung feeling na in a little way nakakapag-inspire ako ng ibang tao, very rewarding po siya sa akin pagka natutuwa sila na nakikita yung mga ginagawa ko ng mga arts.